narito na ang mga news scoop ngayon. Lalaking ilang buwan nang nakalaya, patay sa pananambang sa Pasay. Man sumalpok sa Center Island, dalawang pasahero tumilapon. Kagawad pinatay sa saksak sa Cavite. Isang taong gulang na bata patay ng magulungan ng sasakyan na magdadala ng ayuda sa Quezon. Silvia Sanchez, personal na nagpunta ng France para suportahan ang mga atletang Pinoy sa Paris Olympics. At Ryan Bang, inaming tumanggi sa isang proyekto sa Korea dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoops ngayon. Van sumalpok sa Center Island, dalawang pasahero tumilapon. At lalaki ilang buwan nang nakalaya, patay sa pananambang sa Pasay. Narito ang news scoop ni Daryl Justine. Dead on the spot sa pamamaril ang isang 39-anyos na lalaki sa Trambo, Pasay City. Ayon sa Pasay City Police, nakatayo sa harap ng kanyang bahay ang biktima nang mangyari ang insidente. Sa salaysay ng mga saksi sa pulisya, sakay ng motor ang mga salarin kung saan ang backrider ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito sa harap mismo ng kanyang anak. Agad namang tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Nabatid na ilang buwan nang nakalaya ang nasawing biktima na may kinalaman sa droga. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga pulis hinggil sa pamamaslang kasabay ng pangangalap ng mga CCTV footages sa lugar para sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Samantala, tila nilindol ang isang tulay sa Dasmariñas, Cavite sa lakas ng pagkakabangga ng van na ito sa Center Island. Sa kuha ng CCTV sa lugar, tila mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at sinalpok nito ang Center Island. Sa lakas ng pagkakasalpok, umangat ang likurang bahagi ng van at tumalsik kasabay ng pagtilapo ng ilang sakay nito. Sa kabila ng pangyayari, lumabas ang driver ng van kahit nahilo na sa insidente at nilapitan ang mga kasama. Agad namang rumisponde ang mga rescuer sa lugar para madala sa ospital ang mga nasugatan. Maaaring maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng van. Kagawad pinatay sa saksak sa Cavite. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Nauwi sa pagpatay ang pag-aaway ng dalawang lalaki sa 13 Martires City sa Cavite. Ayon sa mga otoridad, naka-hospital arrest ang suspect na kinilala sa alias na Adonis. Habang patay ang biktima, sanhi ng mga tinamo nitong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na kinilalang si Kagawad Ariel Marasigan. Sa imbestigasyon ng pulisya, kasama ng nasabing kagawad ang kanyang kaibigan sa lugar nang biglang dumating ang suspect. Nagkaroon umano ng sagutan ng biktima at suspect hanggang sa mauwi sa suntukan. Nang madehado ang suspect, dito na siya kumuha ng patalim at sunod-sunod na pinagsasaksak ang barangay official. Nasugatan din ang suspect kung kaya kapwa sila dinala ng mga sumaklolo sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ang biktima. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isang taong gulang na bata patay ng magulungan ng sasakyan na magdadala ng ayuda sa Quezon. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Dead on arrival sa ospitala ang isang one-year-old na batang lalaki matapos siyang masagasaan ng rescue vehicle sa Buena Vista, Quezon. Batay sa ulat ng pulisya, kasama ng bata ang kanyang 15-anyos na kapatid na babae, ngunit hindi nito umano napansin ang pagtawid ng paslit sa kalsada. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang bata sa mga natamo nitong pinsala. Lumabas sa investigasyon na hiniram ng isang non-government organization ang rescue vehicle
pera mula sa local government unit para maghatid ng mga relief goods at hindi raw nakita ng driver ang tumatawid na bata. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang dalawang partido hinggil sa insidente. At yan ang aking news group. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lady rider dead on arrival sa ospital matapos masalpok ng truck sa Cebu. Ang kas nito, sugatan. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Nasawi ang isang female rider habang sugatan ang angkas nito sa Danau City sa Cebu matapos silang mabangga ng isang truck. Kinilala ng otoridad ang mga biktima na sina Minerva Giangan, 37 anyos, habang pinangalanan naman ang angkas nito na si Nino, 16 anyos. Ayon sa otoridad, nagmula sa bayan ng poblasyon ang mga biktima nang masapol sila ng truck na minamaneho ni Teodolo Capuyan, 64 anyos. Dahil sa impact, tumilapon ang mga biktima sa kalsada at bumangga naman ang truck sa gate ng isang bahay. Depensa ng truck driver, nawalan ng kontrol ito sa kanyang truck at lumihis sa lane ng mga biktima at nabangga ang mga ito. Dinala ang mga sugatan sa ospital kung saan binawian ng buhay si Minerva. Hawak na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dating barangay captain dead on arrival sa ospital matapos masangkot sa karambola ng pickup at truck sa Cebu. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Patay ang isang dating kapitan ng barangay sa banggaan ng pickup at dump truck sa bayan ng Tabuelan sa Cebu. Ayon sa otoridad, nangyari ang trahedya sa kahabaan ng National Highway sa Sitio Campatok, Barangay Dalid sa nasabing lugar. Kinilala ang biktima na si Vicente Pontillas, 52 anyos. Sugatan din sa banggaan ang driver ng truck na si Michael Pontillas, 25 anyos, at anak ng nasawing biktima. Ayon sa Tabuelan Police, patungong Barangay Lugo ang mag-anak na Pontillas nang bumangga ito sa dump truck na minamaneho ni Richard Matugas, 27 anyos. Agad namang idinala ang mga nasugatan sa ospital upang malapatan ng lunas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga pulis ang truck driver na maaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Balan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Silvia Sanchez, personal na nagpunta ng France para suportahan ang mga atletang Pinoy sa Paris Olympics. At Ryan Bang, inaming tumanggi sa isang proyekto sa Korea dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, todo ang suporta ni Silvia Sanchez sa mga Pinoy na lumalaban sa Paris Olympics. Pumunta mismo ang aktres kasama ng mister nitong si Art Ataide at anak na si Savi sa Paris para mag-cheer sa mga Pinoy athlete. Nalaman ang pagpunta ng aktres at ng pamilya nito sa Paris na mag-post ito ng mga picture at video ng kaganapan sa opening na nasabing Olympic Games. Nilagay ito ni Silvia ng caption na, "Proud to be a part of this historic moment, Paris Olympics 2024, laban Pilipinas." Noon pa man ay nabanggit na ni Silvia ang kanyang kagustuhan na manood ng live sa Olympics, ngunit hindi inakala ng kanyang fans na pinorsige ito na aktres. Ayon kay Silvia, pagkatapos nilang manood ng opening ceremony, ay dumiretso na sila sa qualifying round ng Men's Artistic Gymnastics para sumuporta kay Carlos Yulo. Nag-post pa ang aktres ng video ni Carlos at ng mga katagang, "Sobrang nakaka-proud ka, Carlos. Laban Kaloy, laban Pilipinas." Ayon kay Silvia, first time niyang manood nga ng Olympics at hindi niya raw maipaliwanag ang sobrang saya na nararamdaman niya para sa kanyang mga kababayan na lumalaban para sa karangalan ng Pilipinas. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ibinulgar ni Ryan Bang na nakakatanggap din siya ng offer sa kanyang bansa, ang Korea. Ayon sa Koreano pero Pilipino by heart na actor TV host, nakilala na rin daw kasi siya sa Korea na artista na siya sa Pilipinas, kaya't may mga offer na rin siyang natatanggap.
Ayon pa kay Ryan, ang daming offers siyang natatanggap kung saan ang huling Korean drama daw na ipinalabas dito sa Pilipinas ay dapat kasama siya. Pero nangako raw siya na gagawa lamang siya ng project sa Korea kung maganda ang imahe na kalalabasan ng Pilipinas. Kapag lalabas daw na hindi maganda ang image ng Pilipinas ay ayaw niya kahit para maganda ang opportunity para sa kanya. Sa ganung paraan lang daw siya makakabayad ng utang na loob sa bansang naging mabait sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Siargao, kinilala bilang number one place to visit in Southeast Asia ng isang international magazine. DWIZ News Feed. Politika at red tape hindi dapat pinaiiral sa panahon ng kalamidad ayon kay tagig Congressman Pami Zamora. DWIZ News Feed. Panukalang amyenda sa doble plaka, aprobado na sa Senado. DWIZ News Feed. 28 sundalong nagbantay sa BRP Sierra Madre nakabalik na ayon sa Armed Forces of the Philippines. DWIZ News Feed. Panukalang budget ng Department of Transportation para sa taong 2025 may get 100 million pesos ang itinaas. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng newscoop, dalawang lalaki na nalunod sa Kamsur, natagpuan na. Extra income ba ang hanap mo? Subukan na maging isang tutor ang diskarte mamaya sa racket. Totoo nga bang bawal ang white rice sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome o yung PCOS? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Step-by-step guide na dapat gawin kapag nalubog sa bahang appliances sa DIY do-it-yourself. Nangungontratang taxi driver? Naku, bawal ito! Isabel Daza, nanawagan ng tulong para sa Virlani Foundation na nanganganib magsara. Art Evangelista, emosyonal na inamin na hindi niya kaya kung maunang mawala si Senator Cheese Escudero. At Robert Downey Jr., magbabalik sa Marvel bilang si Dr. Doom. Uulan ba o tuloy-tuloy na araw? Alamin sa ating Weather Report Live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Umangat ang pwesto ng Pilipinas sa Global Anti-Red Tape Ranking sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, nasa 49th na pwesto ang Pilipinas sa 2024 World Competitiveness Report ng International Institute for Management Development mula sa 67 bansa sa buong mundo. Mas mataas ito ng 3 pwesto kumpara sa naunang ulat. Nangangahulugan itong mas efficient at produktibo na ang pamahalaan. Matatanda ang suportado ng ARTA ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan at local government units na isulong ang ease of doing business upang mas mahikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa. To reduce red tape that chokes industry and innovation and replace it with a red carpet that ushers in capital, foreign and domestic, and provides the path towards progress. This is the government's mandatory equity to provide participation in national growth. It is my firm belief that the government should not be a yoke on the back of business, like taxing them heavily and tightly regulating their growth, making the ease of doing business a sticking point for possible investors. Tiniyak naman ng ARTA na ipagpapatuloy nito ang pagpapabilis at pagdidigitalize sa mga serbisyo ng pamahalaan upang mas maging competitive at business-friendly ang Pilipinas.
Kopya ng panukalang 2025 budget natanggap na ng Senado. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Natanggap na ng Senado ang kopya ng panukalang 2025 national budget. Personal na inihatid ni Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal ang kopya ng National Expenditure Program sa Senado, kung saan nakapaloob ang 6.352 trillion pesos na pambansang budget sa susunod na taon. Tinanggap naman ito ni Senate President Francis Chiz Escudero kasama sina bagong Finance Committee Chair Senator Grace Po, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Majority Leader Francis Tol Tolentino, Deputy Majority Leader Senator G.V. Ejercito at Senator Alan Peter Cayetano. Inaasahan namang magtatalaga ng subcommittee si Senator Po para sa isasagawang pagdinig sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 11 billion pesos na halaga ng mga peking produkto nasa bantang Bureau of Customs sa Maynila. Narito ang news scoop ni Angelo Baino. Aabot sa 11 billion pesos na halaga ng mga peking produkto ang nasamsam ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng Intellectual Property Rights Division sa sinagawang operasyon sa Binondo, Maynila. Ayon sa BOC, kabilang sa kanilang mga nakumpiska na counterfeit items ay mga brand ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior. Binigyan naman ng adwana ang mga may-ari ng mga nasabat na produkto ng 15 araw upang magbigay ng patunay ng pagbabayad ng mga tamang buwis at ebidensya ng lehitimong pag-aangkat nito na lumipas na noong June 28. Dahil dito nag-issue ng warrant of seizure at detention laban sa mga peking produkto alinsunod sa Section 214 at 1113 ng Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnayan sa Republic Act No. 8293 na kilala rin bilang Intellectual Property Code of the Philippines. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 2 drug suspects timbog sa checkpoint sa Davao City. Narito ang news scoop ni Patrol 17, Jopel Peleño. Natiklo sa inilatag na checkpoint ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa Sirawan, Toril, Davao City ang 2 lalaking drug suspect. Ayon kay PDEG Director Police Brigadier General Eliezer Mata, nakuha sa 2 ang 5 gramo ng hininalang shabu na may street value na 34,000 pesos, kabilang na ang mga non-drug evidence. Katuwang ng PDEG sa matagumpay na operasyon ang Task Group Falcon, Task Force Davao at Police Station 8 sa Toril, Davao City. Payag ni Police Brigadier General Mata na higit pa nilang paiigtingin ang mga ikinakasang anti-drug operation hanggang sa makamit ang hinahangad na mapayapang pamayanan. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa Impi lang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 2 lalaki na nalunod sa Kamsur, natagpuan na. Narito ang news scoop ni Melvin Machado. Ito nakaraan Sabado ang bangkay ng mangingisang si Romel Agudong ng Bonot Santa Rosa, Calabanga, Camarines Sur matapos sa palunod sa dagat nang subukan itong tumulong sa pag-alis ng ilang bata na nakapulupot sa LC ng kandilang bangka habang nasa langit. Dahil sa malakas na alon na tangay ang biktima na hindi pala marunong lumangoy. Natagpuan naman ang kanyang bangkay sa hindi kalayuan kung saan siya nalunod. Kasabay naman ang pagbabalik eskwela ng matagpuan ang wala ng buhay na 10 taong gulang na batang si Alvin Militar ng Zone 7, Barangay Punong, Magaraw, Camarines Sur. July 28, nang aksidente manong mahulog sa ilog ang bata na pinaniniwalang nawala ng malay dahil sa tama nito sa ulo at tuluyang nalunod. Patuloy pa ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa naturang insidente. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa MP lang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 102,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam sa Buy Basta Operation sa Caloocan City. Narito ang news scoop ni Beth Samson. Arastado ng pulisya ang isang tulak ng droga makaraang makuhanan ng makabili ang pusher buyer sa Caloocan. Sa ipinadalang ulat kay Caloocan Police Chief Police Colonel J.D. Doles, alas 6.48 ng umaga nang masakote ang suspect sa Nagurata Street, Barangay 18 ng Lungsod. Ayon kay Doles, nagkasanang buy bust operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit Caloocan City Police Station na nagresulta nga sa pagka-aresto sa suspect na si Arias June. Nasamsam ang 15 grams ng shabu na may standard drug price
na 102,000 pesos, 5 bust money at isang unit ng Android cellphone. Sinampahanan ang kasong paglabag sa RA9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilan Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama! Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo! Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations, at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad, / address, / 5 combinations of the day. At ang last combination for today, o combinations to kasi dalawa, sa letrang G, 53 at O, 62. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha ninyo sa mga programa kaninang umaga hanggang hapon dito sa DWIZ. At malay mo, ikaw na ang manalo ng instant papremyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Isabel Daza, nanawagan ng tulong para sa Verlani Foundation na nanganganib magsara. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, inalay ng isang college graduate ang kanyang diploma kay Vice Ganda na ayon sa kanya ay naging inspirasyon niya para magpursige na makatapos ng pag-aaral. Ayon sa ex-user na si Kao Los, si Vice ang kaisa-isa niyang inspirasyon para makatapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang future. Sa post ni Torcelino Carlos Inigo D, sinabi nito na, "Mimi Vice, ganda, di mo man makita itong tweet ko, pero tinuruan mo ang Becky na ito na pwedeng mangarap ng matayog at abutin ito sa kabila ng kalupitan ng lipunan. Mahal na mahal kita." Makikita sa ex-account nito na nagtapos siya sa University of the Philippines at kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science. Agad naman nakarating ito kay Vice kung saan nagpaabot ito ng pagbati. Sa kanyang greetings, sinabi ni Vice na ipinagbubunyi niya ito. Ayon pa kay Vice, ang buti ng iyong puso, husay ng kaisipan at tapang na iyong katauhan ang baunin mo sa napakagandang bukas na nag-aantay sa iyo. Sinabi pa ng komedyante TV host na naniniwala ako sa iyo, anak kong baklang magna cum laude. Hindi naman makapaniwala ang nasabing netizen na napansin ni Vice ang kanyang naturang post. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, nanawagan si Isabel Daza sa publiko na tulungan ang Verlani Foundation na matatagpuan sa Makati City. Ito ayon sa Beauty Queen actress ay dahil may posibilidad na magsara na ito ngayong taon. Ayon kay Isabel, binisita niya kasama ang kanyang mga anak ang nasabing foundation na matagal na rin niyang sinusuportahan at dito niya nalaman na may posibilidad itong magsara. Ito ayon kay Isabel ay dahil namatay na ang main sponsor ng Verlani Foundation na nakabase sa ibang bansa. Nakakalungkot daw malaman na posible itong magsara ngayong taon dahil di na nito masustain ang expenses. Sinusuportahan daw ng Verlani Foundation ang mahigit sa 70 mga bata na may edad 0 hanggang 18 years old hanggang makatapos ang mga ito sa pag-aaral at makapag-trabaho. At iyan aking balitang showbiz para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pagkakaroon ng very open na communication lines ng Pilipinas at Estados Unidos, ikinatuwa ni PBBM. DWIZ News Feed.
Oil spill sa Bataan, posible na ring umabot sa Metro Manila ayon sa UP Marine Science Institute. DWIZ News Feed. 5,000 chok allowance ng public school teachers matatanggap na ngayong Linggo ayon sa kalihim ng DepEd. DWIZ News Feed. Egg vendors umaasang bababa ang presyo ng kanilang paninda kasabay ng pagbubukas ng klase. DWIZ News Feed. Department of Agriculture walang nakikitang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinakalatest, pinakanapapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At nagbabalik tayo sa News Scoop sa oras na 4:02 sadali makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon bukas. Nababalita natin nagmula kanina na wala na po yung binabantayang low pressure area o LPA na nasa bandang hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. At sinabi rin po ng PAGASA na sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong aasahang tropical cyclone o LPA na nasa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. So, good news po yan sa karamihan sa atin, lalo na dito sa Metro Manila. Alamin na natin na magiging lagay na panahon sa ating 3-day weather forecast sa Metro Manila mula Miyerkules hanggang Biyernes. Aba, patapos na ang buwan, July 31 hanggang August 2. Inaasahan natin ang kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng southwest monsoon o hanging habagat. Yung mga pag-ulan, inaasahan natin yan sa hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura maglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Cebu naman, hindi nagkakaiba. Isolated rain showers and thunderstorms ang inaasahan natin for the next 3 days. Maglalaro ang temperatura sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, hindi rin nagkakalayo. Dahil sinabi rin ng PAGASA sa buong Pilipinas, asahan natin ang generally fair at good weather in the coming days. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Lulubog ang araw mamayang alas 6, 26 ng gabi at asahan nating sisikat muli ito bukas sa ganap na alas 5:39 ng umaga. At yan ang aking weather report sa oras na 4:03 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Yan ang aking weather report whether you like it or not. Abangan pagkatapos ng News Scoop mamaya ang Sulong na Bayan kasama ni Miss Loli Acosta. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinakalatest, pinakanapapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Halos 1,000,000 food paksa na ipamahagi na ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Karina at habagat. DWIZ News Feed. Transparency sa pagtalakay sa 2025 National Budget, sisiguruhin ng Kamara. DWIZ News Feed. Siguridad sa Campo Aguinaldo, hinigpitan kasunod ng 2+2 ministerial consultation sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika. DWIZ News Feed. Iriga City, kinilala bilang isa sa digital cities sa bansa. DWIZ News Feed. Toll collection sa Cavitex, muling ibabalik simula bukas para sa mga motorista.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam. Kapag viral na, kapag trending na, alam agad sa DWIZ News Feed. Hanap mo may extra income? Subukan mo na ang maging isang tutor. Alamin ang diskarte sa alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Estudyante ka rin ba na nais ng extra income? Gusto mo rin ba ng double income? Kung hilig mo magturo sa mga bata, ito na ang sagot sa'yo. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Upang mahasa sa pag-aaral ang estudyante, tutor ang kanilang hinahanap. Kaya maraming kapwa estudyante o guro ang siyang tumatanggap ng offer sa pagiging tutor. Bakit hindi? Makakatulong ka na, kikita ka pa. Kailangan mo lang gamitin ang iyong isip upang maituro ang mga aralin at haba ng pasensya sa mga batang estudyante. Ang maaaring kitain dito ay 100 piso hanggang 200 piso kada oras. Kung ito'y iyong may ipon, malaki ang iyong kikitain na tiyak makakatulong sa income mo araw-araw. Kaya kung may extra time ka sa pag-tutor, itry mo na. Sabi nga, di ba, hindi napupulot ang pera. Bang bawal ang white rice sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome o yung tinatawag na PCOS. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi ng karamihan, bawal daw kumain ng white rice ang mga may PCOS dahil nagko-contain ito ng sugar. And isa kasi sa mga advices para sa mga may PCOS, kinakailangan low sugar lang ang kinakailangan nila. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na ang white rice hindi man siya sugar, carbs siya. Ang carbs kasi ay nagko-convert into sugar sa katawan. Mataas din ang rice sa glycemic index dahil nasa 70 to 90 ito. Kung iko-compare sa brown rice, ito ay naglalaman ng 50 to 55 glycemic index. Kaya sinasabing mas better ang brown rice sa white dahil nakakatulong ito sa blood sugar spike. Kaya ang claim ay hindi naman siya bawal pero kailangan lang bawasan ang intake nito. Kumbaga, kung dating 1 cup, ngayon kinakailangan half cup na lang. Pero wag lang sa rice mag-focus dahil pati ang ulam naglalaman ng sugar na nakakapagpa-trigger sa PCOS. Narito ang step-by-step guide na dapat gawin kapag nalubog sa baha ang appliances sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Tuwing merong bagyo na nanalanta sa bansa, bukod sa baha, isa sa mga nagiging problema ng mga tao ay ang mga appliance na nabasa. Kaya kapag bumalik na ang kuryente, paano nga ba magagamit ulit ng ligtas ang mga appliance na binaha at naulanan? Una, hintaying matuyo ang board at mga wire ng electrical appliances bago mo ito isaksak sa outlet. Ikalawa, linising maigi ang appliances, katulad na lamang ng refrigerator at siguraduhing matatanggal ang bara o mga dumi mula sa baha. Ikatlo, huwag kalimutang ipatingin sa mga eksperto ang mga lumubog o lumutang sa baha na mga appliances. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Naku, babala sa mga abusadong taxi driver, lalo na yung mga tsuper na nangungontrata sa kanilang mga pasahero at hindi sinusunod ang metro. Pwedeng managot sa batas ang mga yan. Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Taxi driver na nangungontrata? Naku, bawal ito. Kung mayroon kang extra, mas pipiliin mo ng sumakay ng taxi. Lalo na kung nagmamadali ka. Ngunit nakapara ka na ba ng driver na ayaw gamitin ang metro, bagkus nagbibigay ito ng presyo? Nako! Mahigpit na ipinagbabawal yan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
hindi maaaring gawin ng sinumang driver ang labis na paniningil ng pamasahe sa kanilang mga pasahero. Kasi kung minsan, doble o tumitriple pa ang hinihingi nitong bayad kumpara sa normal na presyo. Ayon sa LTFRB, ang sinumang lumabag ay papatawan ng karampatang parusa na nakasailalim sa Joint Administrative Order 2014 kung saan sususpindihin o kakansilahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Pagmumultahin din ng 5,000 hanggang 15,000 piso at 30 days na impoundment ng sasakyan para naman sa overcharging. Ayon sa LTFRB, kapag nabiktima ng overcharging, maaaring ipagbigay alam sa kanila ang mga ganitong pangyayari sa pamamagitan ng LTFRB 24/7 hotline 1342. Kaya naman manong, huwag maningil ng sobra-sobra. Lumaban ang patas kasi sa mga otoridad, siguradong lagot ka. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Ira Villegas nanalo sa unang laban ng Pilipinas sa boxing sa ginanap na Paris Olympics. Narito ang sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Unang sumalang para sa Pilipinas ang Olympic rookie na si Ira Villegas kung saan pinataob niya ang pambato ng Morocco sa opening round ng women's 50 kilogram division. Ikinatuwa ito ng iba pang boxing delegates ng ating bansa at sinabing ang panalo ni Villegas ang kanilang jumpstart motivation para ipagpatuloy ang winning ways ng mga Pinoy at mas mapalapit ang paggamit ng gintong medating na Biyernes. Samantala, sa pinakahuling medal tally, nangunguna pa rin ang Japan na may 6 na gold medal, 2 silver medal at 4 na bronze medal. Pangilista, emosyonal na inamin na hindi niya kaya kung mauunang mawala si Senator Cheese Escudero at Robert Downey Jr. magbabalik sa Marvel bilang si Dr. Doom. Narito ang iSpotted Report niya doon. Para sa aking balitang showbiz, emosyonal na ibinahagi ni Heart Evangelista sa Fast Talk with Boy Abunda na hindi niya kayang mawala si Senate President Cheese Escudero. Ito'y sa naging issue ilang buwan na ang nakararaan. Ito'y matapos kumalat ang balita na isinugod umano sa ospital si Senate President Cheese Escudero dahil sa stroke. Kinumpirma naman nito ni Hart at sinabing nasa maayos ng kalagayan ang Senate President. Dagdag pa ng aktres, nakaranas ang asawa ng episode at nakakatakot itong experience. Binigyan diin din ni Hart na isa itong wake-up call na mas alagaan pa ang kalusugan. Samantala, sa iba pang showbiz balita, nagbabalik si Robert Downey Jr. sa Marvel Cinematic Universe o MCU, hindi bilang isang iconic superhero sa katauhan ni Iron Man, kundi bilang isang kontrabida sa karakter na si Dr. Victor Von Doom o mas kilala na Dr. Doom. Ang malakasang revelasyong ito ay inanunsyo mismo ng aktor sa naganap na Comic-Con sa San Diego, California kamakailan lang. Ayon sa Marvel Studio, 2 pelikula ang gagawin ni Robert bilang si Dr. Doom, ang Avengers Doomsday na ipalalabas sa May 2026 at ang Secret Wars sa 2027. Kung matatandaan, ang unang pelikula ni Iron Man ay ipinalabas noong 2008. Taong 2019 naman ang huli itong bumida sa pelikulang Avengers Endgame. At yan aking balitang showbiz para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama for today, babala, huwag magsasalita ng tapos. Baka mamaya, subukin ka ng panahon. Medyo seryoso itong patama natin ngayon. Bato-bato sa langit ang tamaan. Awit,
Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutungan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliu Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News App at News Website, DWIZ TikTok at DWIZ X Account. Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop! Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok! Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliu 23 Free TV! Naka-live din sa DWIZ News! Naka-live din online! DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News Website! Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Makiscoop 4 PM Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing